mas magiging maalwan, ligtas at kumbinyente na para sa mga pasahero ng bus sa Metro Manila na maka-access sa mga EDSA busway kapag naitayo na ang concourses sa EDSA busway ng Department of Transportation. Kung dati ay malayo ang lalakarin bago makarating sa istasyon ng mga bus, ngayon mas magiging accessible na ito para sa mga pasahero. Batay sa kopya ng plano na ibinahagi ng DOTR, ang concourses ay elevated lounge na nakadugtong papunta sa sakayan ng mga bus. Magkakaroon dito ng commercial spaces at lalagyan ng elevator para sa mas madaling access ng mga pasahero, lalo na ang mga senior citizen at PWDs. Maglalagay dito ng mga ticketing booth para sa automated fare collection at concierge na pwedeng mapagtanungan at umasiste sa mga pasahero. Sa wakas, makakamit at matitikman na ng publiko ang tunay na pagbabago sa EDSA gamit ang EDSA Busway Concourse. Mas magiging ligtas na ang parakyat pagbaba ng mga pasahero sa mga sasakyan. Mas kumbinyente na rin. Ang proyektong ito ng DOTR ay sa pakikipagtulungan ng isang kilalang mall sa Pilipinas. Unang itatayo ang Concourse Project sa tapat ng North EDSA sa Quezon City, Mega Mall sa Mandaluyong at Mall of Asia sa Pasay City. We really aspire to provide convenient, fast and safe commuting experience to all the Filipinos. We are expecting thousands of them daily, no? So we are more than glad to be providing this this service to the public. We hope that, you know, everybody could enjoy this convenient and pleasurable experience commuting along EDSA already. 120 million pesos ang inilaang pondo para sa proyekto. Bukod sa tatlong lokasyon, nakikipag-ugnayan na rin ng DOTR sa iba pang pribadong grupo upang makapagpatayo rin ng concourses sa May Buendia Avenue, Taft Avenue, Tramo Street at iba pang lugar sa May Rojas Boulevard at Macapagal Avenue. Janice Tenjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.